medium itong ano, itong molding, plastic molding. So ipiprame natin itong painting na ito gamit lang itong plastic molding. Tapos titignan natin kung anong kinalabasan kasi subukan natin tayo mag-frame kasi bibayad tayo sa labas. So ganun, tingnan nyo kung anong mangyayari dito. Una, meron tayong painting para itong gagamitin natin para i-frame. So naka-ready na ito, gawa na ito, diamond. Ito yung pinatawag na diamond painting. So ito. And, meron tayong green board para naman sa magiging background nitong painting kasi ilalagay natin ito dito eh. Mayroon niya, magiging ganito siya. Ganyan, lalagay nito sa likod. Parang support niya, back support. Tapos ito naman, gagamitin natin, serves as matting kasi wala tayong mabiling matting sa department store. So ito na lang gamit, binili ko, tapos gagamitin sa first pattern sa matting. Lalagay din dito sa may gilid, dito banda. Kasi para pumantay yung ano, pumantay siya sa beads bago natin lagyan ng salamin. Kasi ang mayroon ito, yung salamin nakalapat sa beads niya eh. Hindi pwede na nakaawak kasi balang araw. Matutok lang yung mga beads na ito. So, ganun. Then, mayroon naman tayong molding. Ito yung gagamitin natin bang ito sa gilid nila. Ganyan. Ito yung magiging mold na ano niya, maging frame. Lalagyan na lang ito ng pandikit sa loob. So, ganun lang. Tapos, sa una, gagawin natin, kailangan mo natin na puno ng sukat ito, itong paikot. Yan. Kasi ito ang babasihan ng molding natin, baka mamaya kukulangin yung frame natin. Yan. And then, gagawa tayo ng matting part sa gilid. And then, pag nagawa na yon, yun, i-etiquette natin dito. Pero bago yun, kailangan mo natin katingin ito, susukatan natin para kumasa yung molding. Kasi yun ang magiging outcome, yung output niya sa ano, sa sukat ng canvas na ito. So, ganun muna. So, una, bali natin ito kasi susukatan natin itong molding. Ang lalim ng molding is 2.6 cm yung lalim ng molding. So, ang gagawin natin dito, ang sukat dito mula sa may kanto. Dito sa may kanto na ito, itong frame na ito is hanggang dito sa may guhit is 2.7 cm. So, mangyayari dito, mayroong 2 cm natin dito, mula, kuha rin sukat mula dito, gagawin natin na 2.5 para ganun. 2.5 lang para sumupumasok sila sa frame. Support. Gawa na siya. So, pwede natin ikikit ito. Lalagyan din ng spray para madikit na siya. So, yan. Kailangan yung canvas, saka yung canvas na ito, saka itong back support niya, magka same size, parehong sukat para walang lalagpas na canvas. Iba naman, yung ginagawa, pinapalagpas yung canvas, tapos dito sa likuran nito, ginagawa nila, iniipit nila yung canvas sa likod, ginaganyan. Pwede rin naman yung ganun. Yan. Wala naman problema. Okay lang naman yun. Eh sa akin kasi, didikit ko na lang yung may labas. Ganyan. Kasi gamitin natin ng spray ito para mabilis matuyo. Spray adhesive yung gagamitin natin.
Sip na lang. Para mabilis matuyo. Ingat sa pagdikit dito kasi masyadong makaapit. Hirapin kapit. Kaya diisip kasi kaya mabilis kang matuyo. Kaya gano'n. Pero kung ma-ordinaryong pandikit lang to, madali lang ito yun ang gabi kasi pwede nyo pa mahugot-hugot eh. Ito, basta-basta mahugot kasi didikit ka agad. Papantay natin ito. Para kumantay ang kapo sa ilalim. Ayan na. Ngayon, gagawa naman tayo para sa mating. So, ito lang gagamitin natin. Itong parang sa school to eh. Nakikita ko to sa mga daycare. So, ito gagamitin din ang agapang mating. Sabsas mating kasi wala tayong mabili na pang mating. Hindi nila alam kung ano yun. Ito na lang gagamitin ko. Kakating tayo nito. Pagbuo natin yung 2 meters, 2.05 cm para malagay din paikot yung picture na yun. So, tatingin natin to, tapos ititikot. Patungin din yung dalawa kasi medyo manipis. Patungin natin yung dalawa itong ano, itong kapulina, parang kapulina ito. Ito kung ano tawag dito. Saka yung ginawa kong mating ito sa gilid, tinikitan mo na. So kasi ngayon, nangyayari nito, itong bead sa kamatay ang pantay, ipapato natin ito yung salamin. So para hindi lubog yung sa may gilid at hindi magkaroon ng friction, nilagay natin ang mating dito sa gilid. Yan. Improvised mating yan. Para yung friction ng salamin, magkapantay lang sa beads. Yan. Ibang frame kasi, ang ginagawa, nakahang. So, balang araw, kasi pag nag-dry yung adhesive ng itong beads dito sa canvas, pag nag-dry yung adhesive nito, maaaring matatanggal yung beads. So, ang ginagawa ko, nilalagyan ko ng matting dito. Tapos yung salamin, iipit ko na lang sa beads para yung salamin serve as protection na dito sa beads. So, susunod na gawin nito is nalagyan natin na ng frame dito. Kukunin din yung sukat nito. Pilaan, saka dito rin. So, yun ang i-cutting dito sa frame. So, ito yung magiging frame natin. Ayan. So, patap mo dito. Tapos, ayan. Ayan. Sukat-sukat lang siya. Ayan. Ayan, no. Kakating natin to para meron ng isang frame. So, kakating natin to tapos gagawin natin frame to. Yating puputulin to sa pagdugtungin. So, ang pagputulin to kaya putin sa
sabay-sabay kasi kailangan na magkakaroon ng angle dito, yo. Yan. Magkakaroon na ng angle dito. Para yun ang magdidikit sa bawat isa. So, gagawin natin to, tapos didikit na natin magsabay. Ngayon, kukunan din ng sukat ang kabilaan niya para makunan din ng sukat yung frame natin. Doon tayo babase sa kanto niya. Okay na ito. Maayos na itong mga to. Okay na yan. Frame na lang. So, kukunan na rin ang sukat to. Ang buong side. So, meron tayong 44 cm. Pabilang side. Pantay na ito isa. So, puputo na tayo doon na frame natin. So, yung nagawin natin yung frame. So, sukat tayo dito na 54.2. Kuha tayo ng 54.3 kasi kakain pa ng pamutol natin. Madadamay pa yung makakasunod yung painting natin. Yung isang naputol. Ngayon, try natin isukat. Sukat natin ito. So, yan. Pwede na siya. Yan yun. Pwede siya na maging frame. So, dalawang ganito, kabilaan. Tapos, kakatiin natin ito. Kasi, magkakaroon pa tayo ng 45 degrees dito ng ating kanto. So, dalawang ganito ang gagawin natin. Bali, tapos, additional sa kabilang side din, hanapin ang dalawa. Sa bawat kanto. Lagyan natin ito dito. Gagamit tayo ng L-square para medyo pantay. Ngayon, kumpleto na. May guhit na lahat. Gagawin natin is putulin natin bawat kanto. Puputulin natin ito.
kaya papantay natin itong dulo. Ito. Papantay natin. Guys, ito na yung frame natin. Medyo hindi lang kagandahan. Pero mamaya, maayos ko din ito. Pag may salamin na, magawa na, ikabit na lahat. Pero pwede natin ilagay yung, ano, yung painting na yun. Subukan natin kung ano pinalabas. Pasok natin sa loob. Sakto. Mas maluwag pa nga. So, tingnan natin yung kalong mukha. So, ayan guys. Diba? So, pwede na. Kahit pa paano, pwede na yung frame. Kahit wala na siyang mating ito pa ito. Pwede na siyang mag-frame. So, ganun lang. So, ang kulang nito ay salamin na lang. Tapos yung likod na support para ipitin itong ipainting ito sa frame. Yan. Gagawan ko pa yun ng ano, nakaready naman na dito yung kahoy na yan. Yan no? Itong ilalagay ko sa likod niya para maipit yung painting. Hindi na bubuka. And then, gire-rabbits na lang sa kakabitan ng ano, sabitan niya. At dito sa bawat kanto niya, lalagyan natin ng lock para hindi na bubuka. So guys, meron na tayong nabiling ano, salamin. Ang kapal dito is 1/8. 1/8 lang yan. So medyo merong mas maliit nito, yung 1/16. Pero mukhang delikado. Baka konting ano mo lang, cut-off is mababasag na. So binili ko 1/8. Pero sakto lang ito pang frame lang talaga siguro. Medyo makapal lang konti. Ito yung kapal yung ginamit ko last time. Ginawa ko na ako ng frame. Then, meron na din tayo yan, square para sa likod niya, ilalagay natin doon para yung maging support ng frame natin. So, ikakabit natin to, tapos titingnan natin kung anong outcome ng frame natin. Guys, ito na yung frame natin. Natapos na. Ayan. Yan na siya. Salamin na yan. Yung plito na. Yan medyo yung kanto lang naman. Medyo hindi naka fit na maigi. May mga sign ng pinagdugtungan. Ayan din. Sa ilalim. Pero maliit lang naman. Hindi naman ganun kalaki. Nalagyan ng pampadikit na kulay brown. Nalagyan ko na lang. So, pwede na. Tingnan nyo na sa malahat sa malahat. Hindi halata. Gawang bahay lang yan. Yung likod. Yan po yung frame natin. Sana man nagustuhan nyo din. Ito pa na nakagawa ko ng sarili kong frame. Bili sa sunod, gagawain din ako ng ano, ng isa pang frame. Pero hindi siya ganito. O yung ano naman, yung gawa siya sa yoklit. Kung familiar kayo doon sa kinakabitan ng salamin niya Gilusay sa bintana natin, yun ang gagamitin kong ano, frame dito. Yun ay parang sa mga painting na 3-in-1, kumbaga tatlong panel sa isang design. So, kailangan ganun yung gagawin natin para hindi sa bulky tignan. Maliit lang. Kagaya ng ginawa ko rin dati. Ano yun ni gawa sa Euclid. Pero okay naman. 3 panel kasi yun siya. Tapos, kung gagawin ko sa ng malalaking frame, medyo hindi bagay.
So ang ginawa ko, yung clip ng jealousy, yun ang kinabit ko, medyo kayo-kayo siya. Kasi kailangan yung design naman talaga nun eh, wala kang makitang frame. Yung sakto lang na maidikit siya, kumbaga parang floating picture siya, yung nakalubog yung frame niya. Sundan nyo na lang eh, subscribe nyo na yung channel ko para malaman yung susunod ko na.